Ngayon mga ka-LE, alam niyo ba na nahahawig ito sa kwento ng mga Canaanites? Iisang Diyos, pero magkaiba ang pangalan. Hindi lang yan mga ka-LE. Ayon pa sa archaeological records, ang mga Hebrew ay mas naunang kinilala si El at Baal bilang kanilang Diyos bago si Yahweh. Dahil ang dalawang kultura ang magkaribal, hindi ang kanilang Diyos. Matuto at maliw. Mag-subscribe sa Learning Express 101. Dahil dito, marami kang mapupulot na kaalaman. Ayan, kumusta mga ka-LE? At welcome sa channel kung saan marami kang matututunan tungkol sa misteryo ng ating nakaraan. Ito ang Learning Express 101. Ka-LE, kung bago ka pa lang sa channel na ito at mahilig ka sa mystery at ancient alien topics, mag-subscribe ka na at mag-enjoy kasama ng lumalaki nating team. Marami kaming series na pwede mong ma-enjoy. Magpunta ka lang sa playlist tab ng ating channel o hindi naman kaya sa description ng video na ito. At KLE, hihiling lang ako sa inyo ha, na huwag niyong kalimutang i-like at i-share ang ating mga video sa mga tropa niyo para marami pang makasali sa ating talakayan ha. Road to 50k na tayo mga ka-LE. Maraming salamat sa inyo. Utang namin sa inyo ang lahat. Sa nakarang episode, tinalakay natin ang mga pagkakamali at contradictions na matatagpuan sa kwento ng Noah's Ark. Interesante ang video na yun mga ka-LE dahil dun namin pinakita ang mga pagkakamali na hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Biruin niyo mga ka-LE, napakaraming beses palang kinontra ng Diyos ang kanyang sarili sa kwento ng Noah's Ark. Paano nagawang palampasin ng mga tao ang contradiction na yun? Well mga ka-LE, kung hindi niyo pa napapanood ang video na yan, panoorin niyo yan pagkatapos niyo sa video na ito ha. Pinapangako ko sa inyo na hindi kayo magsisisi. Ngayon mga ka-LE, sa video na ito, pag-uusapan natin ang magulong relasyon ng Diyos na sina El, Yahweh at Baal. Alam ko na may sinasabi ang Bible tungkol sa mga Diyos na ito, pero hindi yon ang source na aming kinuha. Dahil nanood kami ng mga libreng leksyon mula sa Yale University para magawa ang video na ito. Pumili kami ng isang kilalang academic institution para walang bias pagdating sa ating talakayan. Ngayon mga ka-LE, hihilingin ko na makinig kayo ng mabuti ha, at ibigay dito ang buo niyong atensyon dahil medyo mahirap unawain ang ating pag-uusapan. Heto na ang ating disclaimer para makapag-umpisa na tayo. Ang video na ito ay isang educational video. Kami ay walang intensyong manakit ng kahit anong paniniwala at religious organization. Kinagalang namin ang opinyon at paniniwala ng bawat manonood. Ang video na ito ay hindi sumisimbolo sa aming paniniwala bilang individual at paniniwala ng management ng Learning Express 101. No hate, ka-LE, just love. Ngayong may disclaimer na tayo at pwede nang magsimula, kumuha ka na ng stick o at kape. Umupo at mag-relax dahil tatalakayin na natin ang magulong relasyon ni El, Baal at Yahweh. Si Baal ay inilarawan sa Bible bilang karibal ni Yahweh at kinukonsidera ng mga propetang Hebrew na ang pagsamba at pagkilala kay Baal bilang isang Diyos ay kasalanan at kasuklam-suklam na bagay. Ngayon mga ka-LE, mahalagang malaman na sa loob ng mahabang panahon, ang mga bagay na alam natin tungkol kay Baal at sa relasyon nila ni Yahweh ay nagmula sa Bible. Sa madaling salita, walang ibang source na pwede nating hanapan ng impormasyon maliban sa Biblia. At dito natin uumpisahan ang ating talakayan dahil dito natin makikita ang mga maling pag-aakala at akusasyon tungkol sa Diyos na ito. Ngayon mga ka-LE, ewan ko kung napansin nyo na, pero ang Bible ay isang bias na libro. Ang librong ito ay pro-Yahweh dahil ang mga taong nagsulat at nag-compile nito ay kinakampanya ang tinatawag na Cult of Yahweh o yung Yahwehism, at natural lamang na palabasin nila na mabuti ang kanilang sinasambang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Isa pa mga ka-LE, iisang idea lamang ang pinapalabas ng librong ito. Ito ay ang idea na iisa lamang ang Diyos at ito ay si Yahweh. At kung meron kang ibang kinikilala o sinasambang Diyos, automatic
tatatakang ka na ikaw ay antichrist, satanist o hindi naman kaya demonyo. Ito ang mga salita at pangalan na na-associate na natin sa kasamaan dahil sa pagiging bias ng Biblia. At hindi natin maitatanggi na si Baal at ang iba pang Diyos ng iba't ibang kultura at sibilisasyon mula sa sinaunang mundo ay hindi nakaligtas sa irresponsabling pagtatatak na ito. Pero mga ka-LE, may katotohanan ba ang sinasabi ng Biblia tungkol kay Baal? May katotohanan ba ang mga akusasyon tungkol sa Diyos na ito? Tignan natin kung ano ba ang sinasabi ng mga archaeological records tungkol sa kulturang sumasamba kay Baal. Ito yung mga Canaanites. At syempre, alamin na rin natin kung ano ba ang sinasabi ng archaeological records tungkol sa Diyos na sina Baal at Yahweh. Oo mga ka-LE, sisilipin natin ang mga archaeological records para malaman natin ang totoo. Dahil ilang dekada na ang lumipas na tanging ang Bible lamang ang pinagbabasihan natin tungkol sa maraming bagay, gaya ng moral, kultura, theology, at kung minsan nga history. At alam naman natin mga ka-LE na hanggang ngayon, may mga tao pa rin naniniwala na ang Bible ay isang accurate historical book. Hanggang ngayon, may mga tao pa rin naniniwala na ang lahat ng nakasulat na kwento sa librong ito ay totoong nangyari noong unang panahon. Pero gaya nga ng sinasabi namin dito sa Learning Express 101, hindi porkit naniniwala ang lahat ng tao na totoo ang isang kwento, nangangahulugan na ang kwentong iyon ay totoo. Ngayon mga ka-LE, para malaman natin kung paano nagsimula ang magulong relasyon ng mga Diyos na ito, kailangan natin magpunta sa Exodus upang malaman natin kung paano sumulpot sa Biblia ang pangalang Yahweh. At sinabi niya, "Ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob." Dito, itinago ni Moses ang kanyang muka sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Ang mga pangalang binanggit sa verse na ito mga ka-LE na sina Abraham, Isaac at Jacob ay ang sinasabing unang patriarchs ng mga Hebrew. Pwede nating sabihin na sila ang kanilang mga ninuno. Sila yung mga kalalakihan na unang kinausap ng Diyos sa Genesis. Maraming beses mababanggit ang salitang patriarch sa episode na ito. At kapag binanggit ko ang salitang patriarch, ang aking tinutukoy ay sina Abraham, Isaac at Jacob. Tandaan niyo yan mga ka-LE dahil babalikan natin yan maya-maya lamang. Nagpatuloy ang kwento at ayon dito, kinausap ng Diyos si Moses tungkol sa paghihirap ng mga Hebrew sa kamay ng mga Egyptians. At si Moses ay binigyan niya ng isang misyon. Ito ay ang maging kinatawan niya sa Egypt at palayain ng mga Hebrew sa pangaalipin. Pagkatapos nito, tinanong ni Moses ang Diyos kung ano ang kanyang pangalan upang ito ang sabihin niya sa mga Hebrew kapag nakaharap na niya mga ito. Sumagot ang Diyos at sinabing, "Ehyeh, Esher, Ehyeh." Ngayon mga ka-LE, hindi nagkakaisang mga scholar sa kung ano ba ang pakahulugan ng pangungusap na ito. Pero ang tanggap ng karamihan na posibleng translation nito ay "I am who I am." Nang marinig ni Moses ang sagot ng Diyos, ang first person account na pangungusap na ito ay kanyang isinalin bilang third person account. So mga ka-LE, ang "I am who I am" na sagot ng Diyos ay kanyang isinalin bilang "He is who He is." Ang original na sagot ng Diyos na "Ehyeh, Esher, Ehyeh" ay naging "Yahweh, Asher, Yahweh." Sa paglipas ng panahon, ang pangungusap na ito ay naging maiksi at ito ay naging Yahweh na lamang. Ito ang paliwanag ng Biblia sa pinagmula ng pangalang Yahweh. Ngayon mga ka-LE, ang Burning Bush Dialogue na ito o yung pag-uusap ni Moses at ng Diyos sa Mount Sinai ay interesante dahil meron itong kakaibang katangian. Dahil una, nagpakilala ang Diyos kay Moses na siya ang Diyos ng mga patriarchs na sina Abraham, Isaac at Jacob. Sila ang mga ninuno ng mga Israelite ayon sa Biblia. Ang pangungusap na ito ay nagbibigay diin na hindi nagbago ang Diyos. Ibig sabihin, kung sino man ang Diyos na nakausap ng mga patriarch, siya rin ang parehong Diyos na nakausap ni Moses sa Mount Sinai.
Ngayon mga ka-LE, dito nalilitaw ang mga problema. Dahil kung mapapansin nyo, kahit pa sinabi ng Diyos kay Moses na siya rin ang Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob, siya ay nagpakilala pa rin gamit ang bagong pangalan at ito ay ang Yahweh. So mga ka-LE, lumalabas na sa panahon ni Moses unang nagpakilala ang Diyos sa pangalang ito at kay Moses lamang nagsimula ang Yahweh Zem. Ito yung pagkilala ng mga Hebrew sa pangalang Yahweh bilang pangalan ng Diyos. Ngayon, alam ko na magkakaroon ng kalituhan dito dahil may ibang version ng Bible na nagsasabing sa Genesis pa lang, alam na ng mga unang tao na Yahweh ang pangalan ng Diyos. Pero mga ka-LE, alam nyo ba na ayon sa Exodus, si Moses ang pinakaunang tao na sinabihan ng Diyos na ang kanyang pangalan ay Yahweh? Sinabi din ng Diyos kay Moses, "Ako ang Panginoon. Nagpakita ako kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob bilang El Shaddai. Ngunit hindi ko napakilala ang aking sarili sa pamamagitan ng aking pangalang Yahweh." Sa madaling salita mga ka-LE, imposibleng malaman ni na Abraham, Isaac at Jacob na Yahweh ang pangalan ng Diyos dahil ang pangalang ito ay unang sumulpot sa panahon ni Moses. Ito ay ang Book of Exodus. Mga ka-LE, dito natin makikita ang tunay na pinagmula ng Diyos ng Israel. Dahil sisilipin natin ang mga naging pangalan ng Diyos na ito bago lumitaw ang Yahweh. Dahil kung hindi nyo pa alam mga ka-LE, pagdating sa Bible, mahalaga ang bawat pangalan. Pangalan man ito ng tao o pangalan ng lugar. Dahil kahit papano, binubunyag nito ang essence ng isang karakter. O hindi naman kaya, ang kasaysayan ng isang lugar. Ngayon mga ka-LE, kung hindi nagpakilala ang Diyos kina Abraham, Isaac at Jacob bilang si Yahweh, anong pangalan kaya ang kanyang binigay sa mga patriarchs na ito? Well, lumalabas na ang biblical God ay mahilig magpakilala gamit ang iba't ibang pangalan sa iba't ibang tao. Halimbawa na lang yan mga ka-LE, sa Genesis, 6 na beses siyang tinawag bilang El Shaddai. Pero meron pang ibang mga pangalan na ginamit upang tukuyin ng Diyos. Ito ay El Elyon, El Olam, El Rui, at El Bethel. Ngayon mga ka-LE, kung mapapansin nyo, may nauulit na elemento sa mga pangalang ito. Ito ay ang salitang El, at ito ay nangangahulugang God. At alam nyo ba mga ka-LE, na bago tawagin ng mga Hebrew ang kanilang Diyos sa pangalang El, ang salitang ito ay ginagamit na ng mga Canaanites bilang pangalan at pantukoy sa kanilang Supreme God? Ang Supreme God na ito ay nagngangalang El. Siya ang ama ni Baal. Sino ba itong El na ito at ano ang kinalaman niya sa mga Hebrew? Ngayon mga ka-LE, dito na magiging interesante ang mga bagay. Noong 1928, ang isang magsasaka sa Syria ay aksidenteng nadiskubre ang isang sinaunang libingan sa syudad na kung tawagin ay Rashamra. Ang dating pangalan ng lugar na ito ay Ugarit at isa ito sa pinakamayamang lungsod ng mga Canaanites. Ngayon mga ka-LE, ang lugar na ito ay hinukay ng mga French archaeologist at natuklasan nila na hindi lang libingan ang makikita rito. Dahil meron palang sinaunang library na nakabaon sa lugar na ito. Ngayon mga ka-LE, may mga tablets na nahukay dito kung saan nakasulat ang isang simetikong lingwahe na hawig sa ancient Hebrew language. Ito ay ang lingwahe ng mga Canaanites at inaalay sa atin ang mga tablets na ito ang naiiba at mas matandang bersyon ng kasaysayang itinuro sa atin ng Biblia tungkol sa mga taong ito. Gaya ng kung ano ba ang relihiyon, kultura at katayuan ng mga Canaanites noong unang panahon. Ano ba ang relasyon ng mga Canaanites at Israelites? At syempre, napakarami rin nating natuklasan tungkol sa maagang kasaysayan ng mga Hebrew. Halimbawa na lang mga ka-LE, ayon sa archaeological records, ang mga Hebrew ay isang maliit na tribu lamang na naninirahan sa teritoryo ng mga Canaanites noon.
Ito ang dahilan kung bakit ang sinaunang Hebrew language ay hawig na hawig sa lingwahe ng mga Canaanites. Dahil ang ancient Hebrew language ay isang maliit na Canaanite dialect lamang. At alam niyo ba yung isang kwento sa Book of Joshua na nagsasabing tinalo ng mga Hebrew ang mga Canaanites upang makuha nila ang promised land sa mga ito? Well mga ka-LE, ayon sa archaeological records, hindi nangyari ang labanang ito. At hindi kailanman natalo ng mga Hebrew ang mga Canaanites dahil ang grupong ito ay isang makapangyarihan at maimpluwensyang kultura sa Mediterranean region noon. Napakaraming kasaysayan ang nadiskubre sa sinaunang lugar na ito. Ang ilan ay tumutugma sa sinasabi ng Biblia at ang ilan naman ay hindi. Pero ang pinaka-interesanting nadiskubre sa lupaing ito mga ka-LE ay ang mga tablets na nagkikwento tungkol sa sinaunang relihiyon ng Canaan. Ito yung dating pangalan ng Israel mga ka-LE. Lumalabas sa archaeological records na ang mga Canaanites ay katulad ng mga Babylonians at Egyptians pagdating sa paniniwala sa Diyos. Lahat sila ay polytheistic culture. Ngayon, sino-sino ba ang mga Diyos na kinikilala ng mga Canaanites? Well, ang mga Diyos ng Canaanite religion ay sina El, Asherah, Baal at Anat. Kilalanin muna natin sila mga ka-LE para maiwasan natin ang kalituhan kapag umusad na ang ating talakayan. Ayon sa mga nadiskubring tablets, si El ay ang ama ni Baal. Siya ang supreme god ng Canaanite religion. Siya ang kinikilalang hari ng kalangitan at siya rin ang Diyos Ama. Ang kanyang asawa ay si Asherah. Isa naman siyang female chief deity at siya ang Diyos Ina. Ang kanilang mga anak ay sina Baal, Mot at Anat. Si Baal ay ang Diyos ng fertility, mga pananim, bagyo, kulog, kidlat at ulan. Siya ay isang makapangyarihang Diyos at sinasabi na mas makapangyarihan pa siya sa kanyang ama na si El. At ang kanyang nanay naman na si Asherah ay isa sa kanyang mga asawa. Si Anat naman ay ang Diyos ng pagmamahal at digmaan. Siya ay isang malakas at matapang na babae at isa rin siya sa asawa ni Baal. Si Mot naman ay ang pinaniniwala ang Diyos ng kamatayan. Ngayon mga ka-LE, ang pagkakadiskubre sa mga pangalan ng Diyos na ito ay isang malaking bulabog sa buong mundo. Nang malaman kasi ng mga Kristiyanong bansa noon na may mga sinaunang tablets kung saan nabanggit ang pangalang Baal at El, ang interes ng lahat ay napukaw rito dahil ang mga pangalang ito ay ilang beses nabanggit sa Bible. Ngayon mga ka-LE, ang akala ng mga tao ay kilala na nila si Baal dahil sa sinasabi ng Biblia tungkol sa kanyang karakter. Na si Baal daw ay masama, kasuklam-suklam at kalaban ni Yahweh. Pero ang mga sumunod na nangyari ay hindi inasahan ng lahat. Nang matranslate ang mga tablets na ito, nagulat ang publiko sa naging resulta. Dahil ang paglalarawan ng mga Canaanites sa kanilang sinaunang Diyos na sina El at Baal ay hawig na hawig sa paglalarawan ng Genesis sa Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob. Kagaya ng Diyos ng mga patriarchs na ito, si El ay pinuno rin ng isang divine council. Kagaya ng Diyos ng mga patriarchs, si El ay madalas ding magpakita at makipag-interact sa mga tao sa taas ng mga bundok. Tinatawag din siya ng mga Canaanites bilang Diyos Ama at Ama ng lahat ng nilalang sa mundo. Tinuturing din siya bilang Hari ng Langit. Ngayon mga ka-LE, kung pamilyar kayo sa patriarchal narrative, maaalala nyo na may kwento sa Genesis kung saan inutusan ng Diyos si Abraham na tumanaw siya sa mga bituin. At niyaya ng Panginoon si Abraham sa labas at sinabi sa kanya, "Tumingin ka sa langit at bilangin ang mga bituin kung kaya mo." Pagkatapos, sinabi ng Panginoon, "Ganyan ang bilang ng magiging anak mo." Ngayon mga ka-LE, alam niyo ba na nahahawig ito sa kwento ng mga Canaanites kung saan sinasabing kinausap ni El ang isang patriarchal figure at pinangakuan niya ito ng mga anak at apo? Posible kaya
na si Abraham ang tinutukoy na patriarchal figure sa kwentong ito? Hindi lang yan mga ka-LE. Kagaya ng Diyos nina Abraham at ng kanyang mga anak, si El ay pinuprotektahan din ng mga patriarchs na kanyang pinili. Ngayon, posible kaya na ang Diyos na nakausap ng mga patriarchs na sina Abraham, Isaac at Jacob ay ang Canaanite God na si El? Posible ba na ito ang dahilan kung bakit laging matatagpuan ang salitang El tuwing ang pangalan ay tumutukoy o may koneksyon sa Diyos ni Abraham? Well mga ka-LE, lumalabas na ang sagot ay oo. Ang Diyos na nakausap at sinasamba ng mga patriarchs ay ang Canaanite God na si El. Dahil alam nyo ba na ang mga pangalang ito ay isang preserved historical memory noong hindi pa humihiwalay ang mga Hebrew sa Canaanite culture? Ngayon mga ka-LE, nalaman natin sa Burning Bush Dialogue kanina na nagpakilala ang Diyos kay Moses na siya rin ang Diyos ng mga patriarchs pero gamit ang ibang pangalan, hindi ba? Ibig sabihin, ang Diyos na nakausap ni Moses sa Mount Sinai ay ang Canaanite God na si El gamit ang pangalang Yahweh. Mula sa Book of Genesis kung saan makikita ang patriarchal narrative, ang Diyos ay tinatawag na El. Pagdating naman sa Book of Exodus, Leviticus at Numbers, kung saan makikita ang kwento ni Moses, ang Diyos ay nagpalit ng pangalan at naging Yahweh. Iisang Diyos, pero magkaiba ang pangalan. Ngayon mga ka-LE, sa Canaanite religion, hindi lang kay El nahahawig ang karakter ni Yahweh. Nahahawig din ito sa karakter ng Diyos na si Baal. Ayon sa Canaanite mythology mga ka-LE, tinalo ni Baal ang kanyang ama na si El at inakupan nito ang posisyon ng Supreme God sa Canaanite religion. So mga ka-LE, nagkaroon ng pagbabago sa ranggo ng kanilang mga Diyos. Kung noong una, si El ang Supreme God, ang titulong ito ay nalipat na kay Baal. Pagkatapos ni Baal makuha ang titulong Supreme God, dito na nagsimulang maging magkahawig ang katangian nila ni Yahweh. Kagaya ni Yahweh, si Baal ay matatagpuan din sa Mount Sinai, ang parehong bundok kung saan nakausap ni Moses si Yahweh. Kagaya ng kwento sa Exodus, inutusan din ni Baal ang mga tao na magtayo ng isang tabernakulo. Ito ay parang isang tent kung saan siya maninirahan. Ngayon mga ka-LE, sinasabing tuwing magpupunta si Baal sa isang lugar para makipagkita at makipag-interact sa mga tao, dumadagong-dong ang lupa at ang bundok. Nagdidilim ang ulap, sumasabog ang kulog at kidlat sa kalangitan. Ang ingay ng kanyang pagdating ay maikukumpara sa ingay ng trompeta. Ito ang dulot ng kanyang presensya dahil siya ang storm god ng Canaanite religion. Mga ka-LE, ang paglalarawang ito kay Baal ay nahahawig sa kwento ng Exodus kung saan sinasabing bumaba ang Diyos sa tuktok ng Mount Sinai kasabay ng malakas na ingay at mga usok. At kinaumagahan ng pangatlong araw ay nagkaroon ng mga kulog at mga kidlat at isang makapal na ulap sa bundok at isang malakas na tunog ng trompeta. Ang lahat ng tao sa kampamento ay nanginig. Pagkatapos, pinalabas ni Moses ang mga tao sa kampamento upang salubungin ng Diyos at tumayo sila sa paanan ng bundok. Ang bundok Sinai ay nabalot ng usok sapagkat ang Panginoon ay bumaba dito sa apoy. Ang usok nito ay umakyat na parang usok ng isang hurno at ang buong bundok ay nanginig ng husto. At nang patuloy na lumakas ang tunog ng trompeta, nagsalita si Moses at sinagot siya ng Diyos ng may kulog. Ngayon mga ka-LE, paano nangyaring biglang nalipat ang mga katangian ni El at Baal kay Yahweh? Paano nangyari ang bagay na ito? Hindi lang yan mga ka-LE. Ayon pa sa archaeological records, ang mga Hebrew ay mas naunang kinilala si El at Baal bilang kanilang Diyos bago si Yahweh dahil napakaraming nahukay na sinaunang altar sa Israel na nagpapakita ng pagsamba at pag-aalay
ng mga Hebreo sa mga Diyos na ito. Ang paraan ng kanilang pagsamba sa kanilang Diyos ay katulad na katulad ng sa Canaanite religion. Pero mga ka-LE, nalaman natin na sa Book of Deuteronomy na biglang pinagbawal ang mga aktibidad na ito. Pinag-utos sa mga Hebreo na sirain nila ang kanilang mga altar kung saan nila sinasamba ang Diyos ng mga Canaanites. Malinaw na malinaw na kung sino man ang nagsulat ng Deuteronomy, gusto niya na burahin ang kulturang iniwan ng mga patriarchs ng Genesis. Ang kulturang nahahawig sa kultura ng mga Canaanites. So mga ka-LE, ano ba talaga nangyayari dito? Paano natin iintindihin at hahanapan ng paliwanag ang napakaraming pagkakahawig ng Diyos ng Israel sa Diyos ng kanyang mga kapitbansa? Paano natin mauunawaan ang pag-usbong ng Diyos at relihiyon ng Israel? Ano ba talaga ito? Well mga ka-LE, matapos sumabog ang usaping ito noong early 19th century, ang mga scholar ay naghain ng dalawang theoretical model na layong ipaliwanag kung bakit malaki ang pagkakahawig ng God of Israel sa Canaanite gods. Ito ay ang evolutionary at revolutionary model. Dito muna tayo sa evolutionary model mga ka-LE. Ayon sa teoryang ito, ang Yahwism ay nag-evolve mula sa polytheistic religion ng Canaanites. Ayon dito, natural lamang daw na ito ang mangyari. Sa paglipas ng panahon, ang isang kultura na sumasamba sa maraming Diyos ay mas papaboran at iaangat ang isang Diyos na sa tingin nila ay makapangyarihan. Ang prosesong ito ay magpapatuloy hanggang sa malimutan at baliwalain na nila ang ibang Diyos na dati nilang sinasamba. Kalaunan, itatanggi na nila ng tuluyan ang kanilang pagsamba sa ibang mga Diyos dahil naniniwala na sila sa iisa. Ngayon mga ka-LE, noong 1930s, kinontra ng ilang scholar ang teoryang ito dahil imposible raw na ang polytheistic religion ay mag-evolve bilang monotheistic religion dahil napakalaki raw ng pagkakaiba ng dalawang ito. Kaya naman noong 1937, nabuo ang isa pang theoretical model mula sa scholar na si Ezekiel Kaufman. Mga ka-LE, ito ay ang revolutionary model at ito ay kontra sa nauna nating teorya. Dahil ayon sa teoryang ito, ang relihiyon at Diyos daw ng Israel ay hindi nag-evolve mula sa kahit anong sinaunang relihiyon. Dahil ito ay isang brand new at revolutionaryong idea noong unang panahon. Sa madaling salita mga ka-LE, sumulpot na lang basta ang relihiyong ito sa Israel at wala itong pinaggayahan. Ayon dito mga ka-LE, napakaraming katangian ng Yahwism ang hindi natin makikita sa ibang kultura o relihiyon. Ang mga ito raw ang indikasyon na ito ay bigla ang umusbong at hindi hango sa ibang kultura o relihiyon. Well mga ka-LE, ang dalawang teoryang ito ay pumalpak at nireject ito ng mga scholars. Bakit kamo? Ganito kasi yun mga ka-LE. Ang evolutionary model ay nakafocus lamang sa pagpapaliwanag kung bakit magkahawig na magkahawig ang mga katangian at paglalarawan ng God of Israel at Canaanite gods. Ina-acknowledge nito ang katotohanan na ang Diyos ng Israel ay sobrang nahawig nga naman talaga sa Diyos ng Canaanite. Halos iisa nga lang sila kung iisipin. Ang butas lamang sa teoryang ito ay hindi nito sinasagot ang tanong na bakit kinasusuklaman ng mga Israelites ang mga Canaanites kung ito ang kultura na kanilang pinagmulan. Alam natin yan mga ka-LE, nakapako na sa isip natin ang idea na iisa lamang ang Diyos at wala nang iba dahil galit ang Bible sa Diyos ng ibang kultura at sa ibang kultura. Ngayon mga ka-LE, pagdating naman sa revolutionary model, ang teoryang ito ay nakafocus naman sa pagkakaiba ng God of Israel sa Canaanite gods. At hindi nito pinapansin ang napakaraming pagkakahawig ng dalawang Diyos na ito. At ito ay maling-mali
dahil mas marami pa nga ang pagkakahawig na makikita natin kumpara sa kanilang pinagkaiba. At kung hindi natin i-acknowledge ang mga pagkakahawig na ito, maraming impormasyon ang hindi natin makikita. At kapag kulang ang ating impormasyon, may hirapan tayong alamin kung ano ang tama. Dahil pumalpak ang dalawang teoryang ito, ang ikatlong model ay nabuo bago magtapos ang 19th century. Ito ay mula kay Mark Smith, isang ancient historian, professor at biblical scholar. Mga ka-LE, ang kanyang model ay napakahusay dahil tagumpay nitong naiwasan ang magulong koneksyon ng polytheistic at monotheistic religion. Sa halip na isipin na ang Israelite monotheism ay hango at nagmula sa Canaanite polytheism, in-examine ni Smith ang cultural exchange at ideological influence na nagbigay daan upang isilang ang Israelite religion. Ngayon mga ka-LE, ayon kay Mark Smith, ang pag-usbong ng Israelite religion ay resulta ng proseso na kung tawagin ay convergence at differentiation. Dito muna tayo sa convergence mga ka-LE. Ayon kay Smith, convergence involves the coalescence of various deities and or some of their features into the figure of Yahweh. Ibig sabihin nito mga ka-LE, merong punto ng pagtatagpo at sa pagtatagpong ito naganap ang paghahalo at pagsasanib ng mga katangian ng iba't ibang Diyos patungo sa karakter ni Yahweh. Ngayon mga ka-LE, pagkatapos maganap ng convergence o pagtatagpo, mangyayari naman ang pangalawang bahagi ng proseso. Ito ay ang differentiation. Ang paglalarawan naman niya sa differentiation ay ang proseso kung saan nagsimulang itanggi ng mga Israelites na sila ay nagmula sa mga Canaanites. Ito ay upang makabuo ng panibagong pagkakakilanlan. Sa madaling salita mga ka-LE, nagkaroon sila ng kagustuhang bumukod o umiwalay sa kanilang ninuno. At dito na nabuo ang hindi maipaliwanag na galit ng Biblia at Israelites sa mga Diyos ng ibang kultura. So, pag-usapan muna natin ang convergence ni Smith. Napakaraming archaeological records na nagpapatunay na ang ninuno ng mga Israelites ay ang mga Canaanites. Sa katunayan nga mga ka-LE, ang Hebrew language pa lang ay nagpapakita na na ito ay nag-ugat sa Canaanite language. At si Abraham, ang sinasabing ninuno o ama ng mga Hebrew ay isinulat sa Genesis na ang kanyang Diyos ay si El, ang supreme God ng Canaanite religion. Ngayon mga ka-LE, sa proseso ng convergence kung saan hindi pa humihiwalay ang mga Israelites sa mga Canaanites, naganap ang paghahalo-halo ng mga kultura hanggang sa ang katangian ng mga Diyos na sina El at Baal ay unti-unting nakuha ng Diyos na si Yahweh. Pagkatapos nito, mangyayari na ang differentiation. Dito na nila itatanggi na sila ay nagmula sa mga Canaanites at ituturing na nila na masama ang mga Diyos nito. Ito ay para bigyang diin ang kanilang kagustuhang bumukod at bumuo ng bagong pagkakakilanlan, bagong kultura, bagong relihiyon, at bagong Diyos. Ngayon mga ka-LE, ang modelong ito ni Smith ay nagtataglay ng mahusay na pagpapaliwanag. Nagawa nitong ipaliwanag kung bakit napakaraming pagkakahawig ng Diyos ng Israel sa Diyos ng Canaanites at nagawa rin itong ipaliwanag kung bakit ganun na lamang ang pagkamuhi ng mga Hebrew sa mga Canaanites at mga Diyos nito. Lalong-lalo na ang pagsamba kay Baal. Ang model na ito na binuo ni Mark Smith ay tinutulungan tayong unawain na ang Diyos ng Israel ay produkto ng isang masalimuot na cultural process. Ang prosesong ito ay ang convergence o pagtatagpo ng dalawang kultura at differentiation o paghihiwalay ng mga kultura upang bumuo ng panibagong pagkakakilanlan. Ngayon mga ka-LE, kung tatanungin nyo kung bakit at kailan ito nangyari, bakit naisip ng mga Israelites na bumukod at bumuo ng sarili at bagong relihiyon?
Bakit nila inaakusahan ng masasama ang mga Canaanites? At bakit nila kinasusuklaman ang pagsamba kay Baal? Well, mga ka-LE, ang sagot sa tanong na yan ay medyo kontrobersyal. At hindi kami sigurado kung handa kayong marinig ang mga yun. Sa ngayon, ito na lang muna ang ibabahagi namin sa inyo. Saka na lang natin sasagutin yan kapag hindi na big deal ang ganitong usapan. Ngayon mga ka-LE, balikan natin yung chart natin kanina kung saan natin pinakita ang proseso ng convergence at differentiation dahil ilalapat natin ang pagkakasunod-sunod ng biblical books dito. Malinaw na sa Genesis nag-umpisa ang convergence dahil ang sinasamba ng mga patriarchs na sina Abraham, Isaac at Jacob ay ang Diyos na nagngangalang El, ang Supreme God ng Canaanite religion. Pagdating naman sa Exodus, nagpakilala ang Diyos na ito bilang Yahweh. Nagpatuloy ang kwento ni Moses sa Leviticus at Numbers na kinikilala ang Diyos sa pangalang Yahweh. At pagdating sa Deuteronomy, unti-unti nang nag-uumpisa ang differentiation dahil pinagbabawal na sa mga Hebrew ang pagsamba sa mga altar ng Diyos ng Canaanites. Pagdating naman sa Book of Joshua, siya yung successor ni Moses mga ka-LE. Nangyari na ng tuluyan ang differentiation dahil dito na pinag-utos na tuluyan nilang kalimutan ang Diyos na sinasamba ng kanilang mga ninuno dahil sila ay meron ng sariling pagkakakilanlan, sariling relihiyon, at higit sa lahat, sariling Diyos. Ito ay si Yahweh. Ayan ang magulong relasyon ni El, Baal at Yahweh mga ka-LE. Ngayon, si Yahweh at Baal ay magkaribal hindi dahil ang isa sa kanila ay mabuti at ang isa naman ay masama. Sila ay magkaribal dahil ang dalawang kultura na sumasamba sa mga Diyos na ito ay hindi magkasundo sa loob ng mahabang panahon. Ang dalawang kultura ang magkaribal, hindi ang kanilang Diyos. Nakita natin ngayon mga ka-LE na hindi relihiyon ang nagbibigay daan upang isilang ang isang Diyos. Dahil kultura ng tao ang magdidikta kung anong klaseng Diyos ba ang kailangan nila. At ang hidwaan ng mga Diyos na ito ay nagre-representa ng hidwaan ng dalawang magkaibang kultura. Mga ka-LE, sana nagising namin ang isip nyo ha. Walang bibitiw, kapit lang. Hanggang sa muli mga ka-LE. Salamat!